Ngayon, namumunga pa tong naranghita. Yan po, may bunga. At ito po ay rambutan. Rambutan po ito. Good morning mga kaparmlat, at ipapakita ko sa inyo kung saan located ang ating lupa na nakita. Ito po ay located sa Siniluan, Laguna. Itay po natin ito. Ang sukat po nito ay 3,588 square meter na ang halaga po ay 750,000. Yan po ang mapa ng Siniluan. Ito po ay Laguna pa. Located po ito, ito'y estimated ko lamang po na base sa aking pagbisita doon. Ito yung National Highway Road, yan pong nakikita nyo. Meron pong barangay road na papasok at dito po kami dumaan sa point po na to. At ito yung nilakad namin na nakita nyo sa video. At ang estimated ko po na location ng property ay naandito po. Nilakad po namin ito ng nasa 15 hanggang more or less 15 to 20 minutes. At ang karating niyan ay yung RR, long pool. Ito po yung resort. At ang bayan po mismo ng Siniluan ay naandito. Ito po ang mismong bayan ng Siniluan. Kung kayo po ay galing ng Manila, naandito po ang Manila. Kayo po ay dadaan sa Pililla at Rizal, Baras, Morong, Teresa, Binangonan o Taytay. At kung kayo naman po ay galing ng Calamba, pwede rin po at kayo po ay dadaan sa Los Baños at Santa Cruz, Laguna, Pagsanghan, paikot po ng Laguna Lake. Yan po, ito po ay tituladong lupa na nandito, located sa Siniluan, Laguna. Yan po. Ito po siya. Nandiyan po yung area na puno po ng mga tanim, rambutan, lansones at mga dalandan. Meron po ditong landmark yan, RR Long Pool Resort. Ito pong way na to ay papunta ng diretso po yan ng Lucena. Dadaan ng Pagsanghan at saka Calamba. Ito naman po ay papunta ng magdiretso po yan, Manila yan. Dito po ang Pami, Laguna. Ito sa Siniluan, Laguna. Ito po yung way na. Dito po kami pumunta. Itong way na to sa Botadero. Nandito po ako ngayon sa Botadero sa may Pami, Laguna. Mayroon po kami titingnan na lupa. Ito po ay nasa 3,000 plus lang na square meter, pero ito po ay puno ng fruit bearing trees. Ito po yung National Highway. Ito po yung kalsada na paakyat sa Botadero. Pero kami po ay dito pupunta. Lalakarin po natin yung pagpunta doon sa property. Ayan, ang ganda din doon eh. Ay, pupunta ka dito eh. Mga 15 minutes po, ganun? 15 to 20. Siyempre, bago ka lang makakarating ngayon. Kumbaga, mga medyo parang... Pero ano po dyan? May mga kabahayan din po dyan? So ngayon po, ito ay lakad lang ng tao. Dito yung nabili ng pinsan nyo. Maganda nga ano. Ilang square meter po ito? 2,000. Oh, 2,000 eh. Mga ta. Pwede tayo pumasok. Dito tayo dumaan. Pero yun ang daan eh. Dito tayo dumaan. Alin po ang daan? Dito yun yung daan. Ayan.
Ito yung nabili. Kailan lang po nabili? Bilang isang buwan lang. Ah, isang buwan lang. Oo, oh, kaya oh, ang ganda. Oh. 2,034 square meter yan. 600,000 yun abi. Ah, 600,000. Ito yung daan. Daang tao din po siya na kaya lang dito kami dumaan sa ito sa property na to. Ito po yung daan niya. Daang tao lang po talaga. At kung gusto lang po natin ang magkaroon ng farm, titingnan po natin ang mga tanim. Ngayon po ay November 16, 2020. Ito po yung mga nadadaanan namin. May ilog. Hindi po pasok ang sasakyan sa ngayon. Kumbaga, mayroon pong mga proposal na daw po para dito sa daan na ito. At sisimentuhin ng bayan. Kung gusto niyo po na sa ngayon ay hanggat hindi pagawa yung kalsada ay meron na tayong investment. Pwede po natin tong bilhin dahil mura pa yung price ng lupa. Meron po tayong mga nakikitang iba na nasa malapit sa kalsada, sa highway. Pero iba po ang presyo, halagang mas mataas. Yan na po. Ito na po yung ating property. Diba, may ilog. At ayan mo, may bakod na ano. Mga kaparmlat, ito po yung lupa na aming nakita. Ito po ang entrance, ang frontage. May bakod na ano. May mga tanim. Ito po rambutan. Ang sukat po nito ay 3,588. Ngayon, ibig sabihin, mas malaki po ito doon sa nabili ng pinsan nyo, ano? Ilang minutes po tayo naglakad, no? So, mga 15 lang naman, ano? Hindi naman umabot naman. Ay, kung halimbawa po makalsadahan yan, ano gagawin? Ayan po, ay dire-diretso pa po yan. Pag dinidiretso natin. Kung halimbawa simentohin na yan. Highway. Highway po na. Highway. Yung babaksakan. Malapit doon sa may pinapark natin. Ah, dito. Paikot din lang po yan. Oo, yan. Papagayin nyo yan. Ibig sabihin, paikot lang po pala yan. Pwede ka dyan dumaan. Pagka nasimento na to, itong lugar na to, yung lupa ay nasa mismong barangay road. Ano po? Ito po yung property at ito po ay titled. Medyo konting linis na lang yung gagawin dahil marami pong tanim na dalanghita po, ano? Oo, dalanghita. Dalanghita, may niyog. Ang aganda, may bakod. Meron ng mga boundaries. Tas may ilog. So, farm lot lang talaga na pang ano. Nasubukan ko akyatin dito sa may pataas para makita lang ating mga viewers ang farm na ating nakita. Ito po ay sa Butadero. Isang barangay na nasasakupan ng Siniluan, Laguna. So, ang National Highway ay siguro mga 15 minutes. National Highway na po. Nalakad. Ayan po yung boundary. Aba, ano?
Laking puno. Parang bulak po ito, no. Laki, yan po, mandiri. Nasa loob. Ayun ba ako din? Ay, mga halaman na ano. Yung halaman to. Ito yung mga kinukuha ng mga maghahalaman eh. Monstera. Pero dito, ordinaryo lang. Yan ah. Isa pong uri ng monstera. Ito naman po yung bakod dun sa kabila. May bad boy na rin. At may kapitbahay na po dito. Yan po yung barbed wire dito sa pinakadulo. Tapos doon meron din. Okay. Kailangan lang po talagang lakarin. Tatagain yung lakad ng mga 15 minutes. Kabayo. Ah, oh, okay. 3,000. 3,500. Square meter. Kabayo. Ah, yan na po yung bakod. Ano? Oo nga. Paano lang? Pa-square lang pala siya. Ito yung kabuuan mismo ng lupa na nakita namin. Oop. Ito na yung daan ano, na kung sakasakali pong sisimentuhin, ay di ito yun, yung barangay road po na yan. Yan, ito po yung bakod nila. Ano po ito? Star apple? Star apple. Kumbaga, puno ngayon siya, no? Puno na niyog, mababa. May niyog. Ito po, lansones, ano? Oo, oh, ayan, lansones. Ah, ito po, mga lansones po ito. Ayan, tanawak mo si ito. Ah, tsaka po ito. Ang daming bunga nito, ngayon. Ah, namumunga na, ano? Ayan po, ang lansones at ano.